Pakapagod, ang hirap pala magkabit nito. Tanggal na natin. Kakabit naman natin yung bagong ilalagay natin. Grabe, napakalala na nga nitong alulod. Puro kalawang at nasira na nga yung kisame. Dahil tag-ulan na nga at tumatagas nga dyan yung tubig. Nice day ngayong araw. May gagawin na naman tayong project. Siyempre, bilang lalaki sa bahay, tayo na naman ang gagawa nito. Project nga natin ngayon ay alulod na napakarami ng butas dahil sa kalawang. Dahil nga tag-ulan na din, kailangan na natin gawin to. Papakita ko nga din sa inyo kung paano ko gagawin to. Dahil first time ko lang gagawin to, hindi ko alam kung magagawa ko to ng tama. Pero syempre may idea naman tayo dahil nakita naman natin ng aktwal kung ano yung itsura. Hindi pa tayo nakapag-try pero mukhang kaya naman ata nating gawin to. Ata eh no? Mukhang hindi sigurado. Bali ang nakita kasi natin sa dating nakalagay na alulod ay dalawa. Yung alulod at pinagdugtong lang. Siguro nga dapat kasi yung mahabang alulod yung dapat na gawin. Kaya pinagdudugtong itong dalawang alulod. Tapos ang ginagawa nga ay nilalagyan nga ng harang dito sa kabilang kanto o sa bandang dulo. Bali magkabila ang dulo lang at isang side lang yung dapat tupiin. Para kapag pinagdugtong na ay may cover na magkabila ang dulo. Tapos kapag may harang na magkabila ang dulo, nakita ko nga din na may butas at dun nga dumadalo yung tubig o tumutulo. Ginamitan ko nga lang yan ng barena para mabutasan tapos hiniwa-hiwa ko ng kutsilyo na parang dilata. Basta ganun para medyo hindi tayo mahirapan na mabutasan. Binarinahan muna natin bago kinutsilyo. At dito nga grinder ko yung medyo matatalas sa gilid para mabawasan yung talim dahil nga hindi maayos yung pagkakabilog pag kutsilyo lang yung ginamit mo. Basta ganun yun. Ang mahalaga ay nabutasan naman natin. Ito nga rin yung pinaka-problema dahil yung nakaraan ay bumili nga ng gatas na lata para gamitin dito pero ang nangyari ay tinapo naman din. Sayang yung sadyang pagbili ng gatas dahil gagamitin dapat natin dito yung pinakalata. Kaso ang nangyari ay tinapon din. Kaya ang ending dahil walang lata, may nagbigay sa atin ng PVC. Napaisip nga ako kung paano ko gagamitin to dahil hindi ko alam kung paano tutupiin. Kaya ako pala napabuka yung PVC na yan. Yung una ay hiniwa-hiwa ko muna ng grinder. Tapos pinainitan para bumuka yung pinaka PVC. Bali ang gagawin lang natin dito, bubutasan lang natin. Gamit nga itong barena. Tapos ire-rebates natin sa loob. Huwag palabas dahil pag nandun yung pinakadulo sa loob, pwedeng bumara yung basura. Dapat ganito yung magiging itsura para kung sakaling may basura man na sumama sa ulan, pwede pa rin umagos dahil walang nakaharang sa butas. O dun sa pagdadaluyan mismo ng tubig. Dito nga nilalagyan ko ng bulkasil. Yung mga dapat lagyan gaya nga dun sa gilid na may mga puwang at dito na nga din sa nilagyan natin ng rebates. At dito nga susukatin. Uy, ano ba yan? Sukatin na natin yung alulod kung gaano kahaba yung kailangan natin para mabutasan na natin yung dugtungan para malagyan natin ng rebates. Dahil nasukatan na natin hanggang dito nga yung kailangan natin na ipagdugtong. Bubutasin na naman natin ng barena para malagyan natin ng rebates at magdikit sila at hindi na maghiwalay. Dahil nga nakabit na natin at hindi natin nalagay sa mismong bubong nung nakaraan. Dahil nga parang uulan na naman. At kung mapapansin nyo nga, nagupit ako ng mga ganto. Magagamit pala to sa mismong alulod kapag ididikit na sa yero. At kinuha na nga natin yung mga kailangan natin gamitin. At dahil nga nandito tayo sa bubong, para hindi na tayo mahirapan kuha pa ng kuha ng mga gamit. At ito na nga yung kailangan natin resolba na alulod. Talagang kailangan ng palitan dahil nga nangangalawang na at may mga lupa pa o kalawang siguro na namuo. Siguro dahil nga nung nakaraang buwan ay medyo maaraw at walang ulan at tag-init talaga at ngayon nga lang nararamdaman yung ulan. Kaya napapansin na natin na kailangan na talaga nating palitan itong alulod. Ito nga din yung medyo nakakatakot dito dahil sa dulo na siya ng pinakabubong. Pero kayang-kaya natin yan kahit nanginginig na yung tuhod. Ito rin pala yung pinakabubong
pinakamahirap dito dahil nga kailangan mo din ng puwersa. Dahil nga kailangan matanggal yung mismong alulod at kailangan mo din gamitan ng puwersa kapag lalagay mo na yung alulod. Dahil nga first time tayo gumawa nito, medyo nahirapan tayo sa pagtanggal. Dahil nga kailangan ng puwersa at nakakalula sa taas, dito ko na lang tatanggalin sa baba at para masaluko pa yung pinakaalulod. At dahil nga wala tayong kasama sa pagtanggal nito. At dito na nga napipwersa at natatanggal ko na. At may kasama na rin tayo at may sasalo na nitong alulod. Kaya buwaba na tayo at aakit tayo uli sa taas para mahulog na natin tong alulod. Tanggal na natin. Kakabit naman natin yung bagong ilalagay natin. At eto na nga yung alulod na ikakabit natin na bago. Nilagyan na nga natin itong mga abang para ipang didikit natin sa yero mamaya. Di ko alam kung tama ba itong ginagawa ko, pero mukhang tama naman ata. Kung may idea ka sa mga gantong gawain ka, pwede kang mag-comment kung tama ba yung ginagawa ko. Kung may mali, pwede mong i-correct para sa susunod kung sakaling gumawa man ako nito ay may idea na ako. Papago nang hirap palang magkabit nito. Grabe, napakahirap palang magkabit nito. Madali naman siya dahil hindi naman ganun kadami yung gagawin mo. Ang mahirap lang, hindi mo nga siya magawa kaagad basta-basta. Pero syempre, kaya naman natin, diskartehan yan. Medyo nahirapan nga lang din ako sa pagbarena, kaya ang ginawa ko, hinasa ko muna yung pinakabala ng barena. Para hindi na kailangan ng sobrang puwersa kapag nagbabarena. Para saktong puwersa na lang yung gagawin. Bale, dito nga sa pagkakabit ko, itong nakaabang na nakadikit sa alulod at dinidikit ko nga dito sa pinakayero, madali lang naman siyang gawin. Ang pinaka nahirapan ako doon sa pagdikit ng alulod sa mismong pader ng bahay. Hardiplex kasi na sobrang kapal yung kailangan kong barinahin. Kaya ako inasa yung bala ng barena dahil nahihirapan akong pabaunin yung pinakabarena. Pero nung nahasa naman ay naging okay na. At ito na nga lang din yung panghuli na kailangan idikit o idugtong. E na nga, dahil okay na at nakabit na natin. Natapos na at mukhang masusubukan na natin kagad yan sa ulan. At dahil mukhang uulan na naman, dahil dyan, good job tayo sa ginawa natin.